Kailang may pumpkin doon. Babike pa siya. Ang sakit ng buli ko. When you're down and feeling like you're lonely, someone else out there feels just like you. Go outside and be kind to a stranger. Watch what happens every time you do. Good morning, guys. It's a cold morning here in Amsterdam. Today is October 20, 2024. 8:39 in the morning na. And guys, look at this, di ba? Autumn feels tayo dito. Ganda ng puno, oh. Yung ano, yung itsura ng paligid namin, mukhang ano, parang 6 o'clock in the morning. So for today's video, Tito Mark, pupunta tayo sa pinakasikat, sa sikat na kanal ng Amsterdam. Kanal na malinis. Kanal na malinis. Tsaka guys, starting today hanggang sa makabalik tayo ng Dubai, sinasabi ko na sa inyo, for sure, hindi namin masyadong mababasa ng tama yung mga pangalan dito kasi nga, Dutch, di ba? So, bahala na. I-correct nyo na lang kami kung paano natin babasahin. Let's go for our day one adventure in Amsterdam! So, we purchased GVB ticket. Mali. Nangangain pa. Bumili kami ng GVB 24 hours travel ticket. Yung 24 hours na ticket is 9 euros. So according sa doon sa aming pinagstayan, mas makakatipid ka sa 24 hours kasi magagamit mo na siya sa metro all over Amsterdam. Unlimited ride. So, ang ating pupuntahan, board and pay, M50. Tapos, anong next nito? Tingnan natin. Yan ang aming direction na susundan. So, let's go, Tito Mark. After 7 stops, nandito kami ngayon sa station ng ano mag-pronounce ng ZUID. Zud? Zuid? Ano yun? Kasi pa ka narinig ka, parang Zud. After 4 stops, nandito na kami sa Rokin. And we are on our way to One Stopily. Nag-change ang plan kasi nung nakita ko na Rokin pala yung aming dapat exitan kanina. So, mark, huy, lumipunta na tayo ng One Stopily. Ang galing, ang alert ko agad kasi nga naalala ko nung sinabi ko dun sa post namin na sabi ko saan to? Sabi niya sa Rokin yan. So nung naalala ko yung Rokin, sabi ko tara na, punta na tayo ng Rokin. Kasi famous yan siya sa cookies. Naalala ko yun sa isang vlog ni Marian Rodriguez. Pinag-aalo ko yung sa vlog ni Marian Rodriguez. Pumunta siya doon. Tapos parang matagal ata ang pila sa store na yan. So, kailangan natin mapuntahan at kailangan natin siyang matikman. So, wait lang. Nandito ni ating ticket.
GVB. Ayan na siya. Wait lang, kita natin. Ito yung aming ticket, 24 hours. I-scan natin yan siya. Asan na yung ating scan? Uy, mag-scan ka na. Tayo mo pa ako i-scan. Uy, scan ka na. Ayaw! Asan yun? Dito, diba? Ayan na. Ayaw mag-scan. Na, nakakailang kain ako dito ng katangaan ko, ah. Alam mo, nung mula lang dumating kami dito, Mark, dito, parang ganito lang yung weather. Makulimlim. Parang masarap na lang matulog. Tadaan! We are here in Rokin. Ayan na! Maganda na yung paligid. Langga ko! I love it! I love it! Ano na yan, langga? 9:34 in the morning. Uniqlo. Nagpapakita mo ha? Si Tito Mark. Nasa Europe ka pero. Kuminang yung kanyang mata nung nakita niya. Oh, Uniqlo! Si Tito Mark. Nandito kami sa Europe pero nung narinig si Uniqlo, eh parang nakahanap ng liwanag. Sige na, pass tayo kay Uniqlo. San tayo, Tito Mark? Ayan, basta piliin na siya oh. Ayan pali. Sarada pa. Wait lang guys. Ito, yan si Van Stapili. Magbubukas yan siya in 10 o'clock. So, meron pang 11 minutes bago magbukas. May nakaabang ng mga tao. And then, harap niyan is Uniqlo. Ayan si Uniqlo. Tapos, may Pull&Bear. Merong... Asan si Subway? Ayan, may Subway kung gusto niyong kumain. Ayan na, papasok na tayo. And how much? Six pieces, guys. Let's go. Pumili na rin tong dalawa na ano. Kasi no. Imagine. Ilang minutes pa lang sa nag-open. 3 minutes pa lang sa nag-open. Hindi na nakabay pila. I have my buns to pili. Ayun ang madam tusad o. Ayun o. Ah, madam tusad. Okay. Tara, go. Try na natin to guys. Buksan ang ating Vans Chopili. I'm so happy. Good job. Ta-da! Tadan-tadan! Actually, ano to, meron silang tin can. Kung yun ang pinili namin. Parang, it contains daw 8 pieces. Tapos babayaran mo daw ng 3 euros yung tin can. So anyway, ito muna kami. Nag-box na kami. Hindi na kami nag-tin can kasi... Siyempre, sugar. Pero ang aming aim, matikman lang siya. It contains 6 pieces. Tapos,
15 euros ang isang box with 6 pieces. Lagyan natin. Chadon! Chadon, chadon! Chadon! May paano ka? May pa? May cover pa? Wala pa, may cover pa. Hindi may cover pa. Tanggalin natin. Chadon! Ayan siya. Nag-iisa lang pala ito na ano, na food, na product nila. Nag-iisa lang, wala na kasi wala ka namang tatanong. Yun lang, wala kaya guys dun sa tray. So, alcohol please. So, to Tito Mark, do the honor. Take one. So, they pakita natin. Cheers! Cheers! Ano nga natin, pakita natin kung ano yung itsura niya pag ano mo, in-open mo. Oh, tinan mo. Tinan mo, napaka-chewy. Oh, lala. Oh, lala. Tito Mark. Go, Tito Mark. Nako. Mm. Sarap mo. Totoo nga talaga sarap. Mmm. Mmm, mmm, mmm. Ang sarap, sabihan mo guys. Mmm, ang sarap. So, ang location niya sa Rokin, paglabas mo lang ng ano, ng metro station. Itong name niya. Kita niyo ba? Van Stapili. Siyempre, huwag niyo na akong tanungin yung baba kasi hindi ko na alam i-pronounce yung baba. Sarap niya, parang ano, 10 out of 10. Yes, yeah, super talaga. Ano, tawag ito? Crispy yung labas. Yung sulod, yung sulod, ilunggo. Yung loob niya, chewy. Hmm? Tingnan mo, pag ganyan pa. Freshly baked. Ito at, ito sabi ko sa inyo na, pinilahan ni Mariel Rodriguez. Bakit Mariel Rodriguez Padilla? Pero nag-change daw sila ng kanilang location sa mas malaking area. Kasi nga before, grabing pila doon. Inaabot ko daw ng 1 hour hangga. Mga pila lang. Kaya may nag-advise isang vlogger na pwede ka daw mag-order in advance para i-collect mo na lang the next day. Pero ngayon, wala na atang ganun. Pwede ka lang bumili the same day. Kasi malaki na kanilang store. Mmm! Ang sarap! Nagbubukas mo store. Oo. 11. Ay, oo, ang open ng store nila mga 11 o'clock. Tsaka sa kung tatanungin nyo kami kung matamis, matamis siya, yes, pero hindi siya super, super tamis. Uy! Tika lang. Tignan nyo. Parang may... Tignan nyo parang may feeling, oh, na cream. Oo, mas sarap. Tignan mo. Mmm. Feeling. Mmm, sarap. I love it. Nakita ko dun sa kanilang website na huwag mo na daw siyang patagalin pa. So, let's see kung libre tayo ito dalhin sa Dubai. Kasi may 1 week pa tayo sa ano yun. Baka hindi na ito masarap siguro pag ano. Pag lumampas ng 1 week kasi nga, pupunta pa kami ng Norway. Mmm! Shopping ka dito, Joy. Ha? Shopping ka. Shopping agad abad? Hindi kasi ang ganda ng design. Yara, stick na naman kami. Mmm. Ganda oh. Ganda no. Neutral color lang, no? Di ba? Kasi gamit din, ha? Approve? Disapprove. My first boudoir. Zara, kaya sabi ko kaya si Tito Mark, sabi ko approve or disapprove? Sabi niya is? A prank! No, yeah, approve. So sabi ko, sige, go natin to. Kasi super mura siya kumpara sa Dubai. Napakamura dito. Napakamura! Napakamura ka sa mga price. Napakamura ka talaga. So, hindi compare sa Dubai. Oo, kung kayo compare namin sa Dubai, mura talaga siya. Mahal lang talaga yung ticket papunta dito. Mura dito. French fries.
dito, Mark. Ang ganda dito. Parang ano, parang kailangan lahat ng corner, ang gaganda ng view. Pang Instagram! Asa kayo yung pinuntahan niya mo? Instagramable yung lugar. Ang ganda dito, grabe. I mean, siyempre nakapunta ako sa ibang parts ng Europe, pero iba talaga, totoo yung sinasabi nila na ang ganda talaga ng Amsterdam. Parang kada corner, parang picture. So, ibalik na rin natin yung camera para makita nyo kung gaano kaganda yung aming nilalakaran. Naghahanap kami ng magandang spot para sa kanal. Kasi halos lahat may mga bike at may kanal, syempre. Pero hindi ko alam dito kung saan dito yung pinaka the best na view para sa yung ano, perfect view para sa picture. Tingnan nyo naman, guys. Parang ang daming tao, no? Tingnan nyo, guys. Mamaya mag-ano kami dito, Mark. Magka-canal cruise. Lagayin ako natin ng yung open boat, ha? Mas maganda ang view kasi pag nasa, ano tayo, nasa open boat. Bro, lumayo tayo. Doon. Lapitan ko nga. Lumayo kami sa aming maps. Ayan o. Asan na siya? Pupunta kami kay Melly's Shrimp Waffles. Ayan, tama. Ayan, andun sa dulo. Asan si Van? Ayan, andun sa dulo. Andun. Andun. Ayun siya, si Melly's Shrimp Waffles. Ayan siya, si Melly's Cookie Bar Gourmet. Doon tayo kay, ano, kay Shrimp Waffles. Ayan, dyan. Okay, pasok tayo. Ay. Let's go inside. Yes, Money Punch. And so, just one brownie punch. Okay. If it's a large one, it's an announced word. Can we just get the original instead? So this is Shrimp Waffles. Ang original lang aming kinuha. Ano ba, init pa siya? Oh, warm version. Sabi niya, di ba? Warm version. Ano kayo? Matamis na. Pumasok kami dito, Mark, sa isang Japanese restaurant. Pangalan ng store is Yakasan. And then, umorder kami ng gyoza. Kasi ito yung nakita pa nila. Umorder kami ng pork gyoza. That's 9 pieces, 10.50. And then, order kami nito. So, you are making the gyoza. Thank you. No problem. What do you like to order for the rest? Would like to order okonomiyaki or do you have questions? Yakisoba, please. Yakisoba, okay. Yakisoba, what? Just one. So we ordered this one, right? Yes. And then yakisoba. For now, that's it. Yeah. For the moment, yeah. Yeah, for now. And then yakisoba. Okay. No problem. Thank you. Later, if you like, we have also mochi ice cream. Oh yeah, sure. Thank you. Namit. Namit na. Yeah.
Nag-rent ng bike. Okay, tapos marami silang klaseng bike na pwede mong pagpilian. So, yung aming we are. So, ito yung bike na kinuha namin. Ay, for 20 euros per hour. But for example, if we'll take the normal bike, how much is it? 15 euros. 15. So, ito, this is 15 euros for one day. For one day. And then what about this bike? This one with this is a certified 35 per day. Yeah. For one day. Actually ito dapat ang gusto naming kunin dito mar kanina kaso lang medyo We have only 2 subscribers anyway. We just started. That's nice. Mas maganda sana to kaso nga lang baka mapagod si Mark kaka ano pedal. Hello guys. Gumawa kami ng paraan. Baliktarin mo. Malibot ng Amsterdam. Para malibot namin ni Tito Mark. Asa na yun? Hello guys. Hello guys. Yeah, sige layo mo. Hello guys. Welcome to my guys. Finally, we decided ni Tito Mark na mag rent a bike para marami-rami kaming maikot. Tito Mark. Yeah, yeah, ganyan. Ayos yung cement ito. Yung pangarap ko makasakay ng bike, si Tito lang, si Tito Mark ang aking driver. God. Nakakasira ng buhok kong bike na to ah. Bilis kami. Kasi may number 3. Hey, 40 euro, let's go! Para hawak ko sa card mo. Di ba sweet? Market ka lang. Market ka lang, best. Kita mo din. Ay, supermarket ko lang yun, oh. Ano ito? Ayun yun, oh, doon. Para makabili tayo ng ating water. Yay! Guys! Marapit na matapos yung aming 2 hours na bike rental. Pabalik na kami sa store. Sinusulit na namin mga natitirang minuto. Actually, inabutan kami na Ambon. Akala ko lalakas ang ulan eh. So, dahil takot tayo mabasa, bumili kami ng payong. Sa yung payong lumdo sa bahay. Low. Ba't hindi natin dinala yun? Ano ba? Very bad, oo. Sige yan. Sa last, ano, last leg. Ito ang Amsterdam. Ay. Sa kabila ang neighbor. Uy! Gusto din ako tayo mag-iwan. Hey! Hindi ano? Kaya dito lang gawin. Kaya dito. Pichu. Ang dami. Ay! Okay. Bababa kami yan guys, mababa picture kami, sabi ko, teka lang, may pumpkin doon.
mabike. Mabike-bike pa siya. Masakit ng huli ko. Naibalik na namin yung bike. Nag-enjoy kami ni Tito Mark. Ito. Pakita ko sa inyo. So, for those who are interested, ito yung rent a bike ni, ang pangalan niya is Amstel Bike. Tapos, located siya sa, pakita ko sa inyo, located siya sa Western Market. Ipo-post ko yan para ano, makita nyo. May WhatsApp number. Nagpa-blurred ba? Hindi ko alam. Anyway, ipo-post ko siya. Nag-enjoy kami ni Tito Mark. Nag-enjoy ka? Yes, yesterday. Si Tito Mark ay nag-bike. Ako naka-angkas lang kasi hindi ako talaga marunong mag-bike. So, actually, nakaplano kami ni Tito Mark mag-canal cruise. Kasi syempre, yun ang sikat sa Amsterdam. Tapos sikat din ang pagbabike. Pero, nung na-try namin ni Tito Mark yung bike una, sabi namin, huwag na lang mag-canal. Kasi nga, at least, yung sa bike, napapasok mo pa yung mga maliliit na street. Tapos, nakakapag-stopover ka para mag-picture. Yung canal cruise, ay, hindi pa market. Teka lang, guys. So, kaso yung canal cruise, maganda din. Kaso nga lang, syempre, meron lang siyang specific lang na mga, ano, na siguro na route na dadaanan mo. I mean, for those who are coming to Amsterdam and gusto nyo mag-explore ng city, we recommend na mag-bike kayo. But it's your, ano, it's your choice. It's your choice as well kung gusto nyo mag-canal cruise. Kami dito Mark sa red light district. Sakay kami ng tram. Hindi na kami maglakad. Ewan ko. Kung pwede dun. Kakababala namin dito Mark sa train. And 2 minutes walk going to our Airbnb. Hindi na kami nag-vlog or nag-video dun sa red district kasi bawal. Tapos, na-notice namin yung inaanap namin dapat makita, wala masyado. Tsaka parang na-notice namin dito Mark, bakit parang half na lang ng kanal dun ang merong buhay ng mga kailawan. Samantalang dun sa may kabila, madilim na. So, hindi natin alam kung ano ang ganap dun sa kabila. Bakit? Baka tinanggal ba siya? Or sarado na siya? Pero, ang dami tao. Hindi na rin namin na-vlog yung aming kinain kasi nga, sabi namin Tito Mark, pumunta tayo ng Amsterdam. Pero kumakain kami ng Asian food. Kumain kami at nag-dinner kami ng pad thai tsaka tom yum soup. So guys, this ends our vlog. Nakarating na kami sa aming tinitirhan. Grabe, pagod na pagod kami ni Tito Mark. At so far, na-manage ni Tito Mark ang napaka magaling kong asawa. Ang galing niya mag-bike. Ang kinuha namin pala na bike is electric bike. Pero kailangan mo pa rin ipedal. Tapos Tito Mark nag-enjoy sa mag-pedal sa number 4. Mabilis din siya eh. We paid 40 euros for 2 hours. And then nag-deposit kami ng 400 euros cash. Pwede mo siyang i-deposit by cash or pwede mo siyang i-deposit by card. So that's all for today's vlog. See you tomorrow. Bye.